Ngayong Semana Santa, dumayo pa sa Italy ang ilang Pinoy para magnilay-nilay at bisitahin ang mahalagang relic na may kaugnayan sa buhay ni Jesucristo at ng ilang santo. At live mula sa Italy, nakatutok si Susan Enriquez. Susan? Ivan, wala na nga sigurong mas magiging mas makabuluhan pa kung ikaw ay isang Katoliko sa pagdiriwa, paggunita ng Semana Santa, kundi ang makita mo yung mga relic na may kaugnayan sa buhay ni Panginoong Jesucristo at makita rin ang di nabubulok na katawan ni Padre Pio. Narito po ang aking report. Sa dating palasyong ito ni Emperor Constantine, na ngayon kilala bilang Basilica di Santa Croce in Jerusalem, nakatago ang pinakamahalagang relic na may kaugnayan kay Jesucristo. Ang Relic of the True Cross, ilang piraso ng kahoy mula sa krus na pinasan at pinagtakuan kay Jesus, at ang isang piraso ng pako na ginamit sa kanya. Magi ang bahagi ng Titulus Crucis o INRI na inilagay sa ulunan ni Jesus, at dalawang piraso ng tinik mula sa koronang ipinutong sa kanya. Mga maliliit na bato mula sa Cave of the Nativity, Column of Flagellation at Holy Sepulchre ay meron din, maging ang bahagi ng krus na pinasa ni Dimas at ang hintuturong daliri ni Tomas na ipinasok niya sa butas ng kamay ni Jesus. Narito rin sa Basilica di Santa Croce at maaari itong bisitahin ng mga mananampalataya kahit hindi Semana Santa. Ang isa pang sikat na relic dito sa Italy, lalo na sa mga Pinoy, binisita ko rin. Ang incorrupt o di nabubulok na katawan ni St. Padre Pio dito sa San Giovanni Rotondo. Nakalagak sa isang napakagandang simbahan ang di nabubulok na katawan ni St. Padre Pio. Yung chapel na ito mismo kung saan nga nakalagak itong labi nitong si Padre Pio. Napakagaan sa pakiramdam. Karamihan sa mga bumibisita rito na nananalangin ng kagalingan o mabuting kalusugan. Yung sakit niya daw, parang gumaling nung siya dito. Masaya kasi mahabang biyahe din ito. Then nakarating tayo sa lugar ni San Pio. Hindi ko rin siyempre pinalampas ang pagkakataon na makita ng malapitan ang labi ni St. Padre Pio. Ito po ang pangakapuso, unang pagkakataon niyo makikita sa telebisyon. Alam ko marami po tayong mga deboto dyan sa Pilipinas kay Padre Pio. So ito po yung pagkakataon. Nakita po ninyo yung buong katawan niya dahil sa Pilipinas, yung mga nandiyan po yung relic ng kanyang katawan. Pero dito po, ito po yung kabuuan ng kanyang katawan. Alam mo, iba, yung makita mo yung mga ganitong mga relic, ano, kaya naman itong katawan nitong si Padre Pio, ay talagang lalong magpapalakas sa iyong pananampalataya kung ikaw ay isang asaradong Katoliko at nandito nga sa mga pagkakataon na ginugunita natin ang Semana Santa. Iban? Maraming salamat, Susan Enriquez.